Kuya Noni. Yeah, good morning. Nating electrician. Hey. Oh, good morning. Hey, good morning po. What's up? What's up, man? Hey, shout out. Ala, ayaw tumingin sa camera si tropa. What's up? Yo, buti pa yun, hindi mailap. Meron nga pala akong special na shout out para sa mga kasama ko sa PBPA or Philippine Bus Photographers Association. Itong grupo na to ay nagsimula noong 2010. Maliit lang silang grupo na nagsimula noon at sa pagdaan ng panahon, unti-unti lumaki ang grupo na ito. Ano ba ang meron sa PBPA? Well, mostly sila ay nagsishare ng mga pictures or videos, stories or kahit ano na may kinalaman sa bus. In short, sila ay mga enthusiast. So, kung gusto nyong sumali, i-search nyo lang sa Facebook ang PBPA, Philippine Bus Photographers Association, at may instructions na doon kung paano kayo makakapag-join. Maraming salamat sa mga members ng PBPA sa pag-subscribe at pag-suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. Batteries, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires at cell. Yan ang ating tatalakay ngayon sa Pinoy Africa Bus Driver. Ano nga ba ang blow baguettes? Panorin nyo tong video na to para malaman nyo kung ano yung blow baguettes at bakit ba ito mahalaga. Siyempre, kada bago tayo babiyahe, dapat sinisigurado natin na roadworthy yung ating sasakyan. So, samahan nyo ako sa video na to at ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat yung check-in bago kayo bumiyahe. So, blow baguettes, magsisimula tayo sa B, which is battery. Ayan. So, ito ang ating baterya. Ano nga ba ang kailangan natin check-in dito sa ating baterya bago tayo bumiyahe? First, titignan natin yung mga battery terminal kung mahigpit ba. Yan, so ito mahigpit. Tapos kung nag-uumido yung ating polo ng baterya. Sunod naman natin checkin kung hindi maintenance free ang battery nyo, katulad dito hindi maintenance free. Checkin natin ang
tubig. So hindi lang kita sa camera. Kaunti na ang tubig nito. So yan ang first natin i-check. Battery. Sunod naman, yung lights. Ano nga ba kailangan natin i-check sa mga ilaw ng ating bus bago tayo bumiyahe? So ayun, check natin yung kanyang lights. So as you can see, okay naman ang ating headlights, flasher lights, tapos sa gilid ang tinatawag naman natin na clearance lights. Sa likod, check din natin yung stoplight at flasher light. At huwag kalimutan yung ating plate light. So far, okay naman. Yung plate light na i-report na natin yan, nag-aantay na lang tayo ng pyesa. So okay, kompleto tayo. Kompleto tayo ng ilaw. So sunod natin check-in ay yung oil. So ito yung dipstick. Bubunutin nyo to. Tapos titignan nyo yung oil level. So ito, nasa tamang oil level siya. So goods ito. Sunod naman natin check-checkin ay yung water. So guys, itong baby tank, ito ang pinaka-radiator niya. At dito naman kami nagsasali ng tubig sa baby tank. Maaaring nagtataka kayo, bakit dalawa ang butas niya? Well, kasi yung isa pasingawan, bago kung halimbawa galing sa takbo, at bubuksan natin yung baby tank para mag-check ng water level, dito muna natin unang bubuksan sa ibabaw. Para sisingaw dyan, kung may pressure man, dito sisingaw. Tapos dito tayo magdadagdag ng tubig. Yan, as you can see, pagbukas ko naman, oh. Yun, no, basa. So nasa tamang water level siya. Hindi nyo pwedeng punuin to all the way dito, kasi pag pinuno nyo all the way, hindi na makaka-circulate yung tubig. So tama lang na dito kayo magbabanto. Tapos pag umawas sa dito yung tubig, tama na, tama na yung water level. Other way naman na to check dito, kaso hindi ko makita kung nasa tamang water level siya. Okay guys, sunod naman natin i-check ay A or air. So sa dashboard, makikita nyo meron dalawang gauge dito para sa hangin. Bakit nga ba dalawa yan? Kasi yan ay tank 1 at tank 2. So katulad dito, wala pa siya sa 8, kulang pa yung hangin. Pagka yan, after a few minutes, hindi pa rin umabot sa 8, ibig sabihin nan may air leak tayo. Sunod naman natin i-check ay G for gas. Tignan na lang natin sa dashboard yung ating fuel gauge. Yan, makikita nyo full tank. Yan ang huwag nyong kakalimutan bago kayo bumiyahe. Mamaya, bahay ng biyahe, wala na pala kayong fuel. Tapos E, engine. Ano nga ba yung kailangan natin check-in sa engine? Well, titignan natin yung mga belt. Kung tama yung tension niya, kung matigas. Kasi pag malambot, may tendency it's either tumalunto, tatalon siya, tapos mawawalan tayo ng, pag dito, pag ito ang tumalon, mawawalan tayo ng alternator tsaka aircon compressor. So it's vital na i-check nyo yung mga belts, yung tension niya. Yan o, tulad dito, lahat naman ay good. Lahat naman ng belt niya ay mahigpit. So yun ang check-in nyo sa engine. Sunod naman ang check-in, T for tires. So as you can see, ito naman ay makapal. Actually parang bago lang siya eh. Oh, ayan o, makapal. Tsaka malalaman nyo kung malambot yung gulong, kung itong gilid ay masyado nang nakalobo.
So ito, matigas to kasi unat naman yung gulong sa gilid. Hindi siya nakalobo. So tama ang tire pressure nitong gulong na to. Pinakahuli sa lahat, self. Presentable ba tayo? Kaya-aya ba ang ating itsura sa mga pasahero natin? Kagalang-galang ka ba? Baka naman papasok ka, may muta ka pa sa mata, or kaya naman may tinga ka pa. Eh syempre, kaunting self-hygiene naman, kaunting porma sa sarili para kagalang-gala. So other ways para malaman yung ating battery kung good, kaya katulad dito, nasa gitna lang siya ng 24 at 28. So normal lang sa basya na umaabot ng 28 volts. Normal lang yan. Tapos, another way na pwede natin i-check yung ating langis ay dito naman sa oil pressure. Nasa baba siya kasi patay na yung ating makina. So dapat yan ay mataas pa sa 2. Pagka mas mababa sa 2, yan ay kulang na ang ating langis. Another way natin na malalaman naman yung ating water temperature ay dito naman sa temperature gauge. So dapat hindi siya aabot dito sa 100. Pag umabot siya sa 100, ang pinakamagandang gawin ay itabi yung ating bus, tapos pasingawin natin yung pinakita ko sa inyo kanina, yung baby tank. Bubuksan nyo yun, pasisingawin nyo muna siya. Huwag nyo papatayin pagka overheat na, kasi pag pinatay nyo, kakapit na yung ating piston, so hindi nyo na mapapaandar yung ating bus o yung ating sasakyan. So guys, yun ang ating blow baguettes, at huwag nyo kakalimutan na gawin ito kada babiyahe kayo. Napakahalaga dahil hindi natin malaman mamaya mayroon palang maluwag na belt, o kaya wala tayong tubig, or walang langis ang ating sasakyan. So titirik tayo, at pag tumirik tayo, gastos. So mainam na bago kayo bumiyahe, checkin nyo muna. So yun ang ating blow baguettes. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sa next video natin, abangan nyo, ituturo ko naman sa inyo paano magpaandar ng bus. Maraming salamat, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.